Sa ngalo ng Amo at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pa't kusa niyang inako ang mamatay para sa sandibutan, kami nawa ay masigasig na tumakak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malalaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karuwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas.
Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang desyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayang para'y isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ayaawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo.
Magsisi tayong mataos, alinang magbalik loob sa mga pagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila ay tinuruan. Noon, ay dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babae na nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya sila ay tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila ay isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babae na naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala." Ang mabuting balita ng
Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ano ba ang mabuting balita sa ating ebanghelyo ngayong umaga? Itong babae, huling-huli sa pakikiapid at iniharap kay Jesus. Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinatawad kaagad ng Panginoon at pinauwi. Bakit ganyan ang ginawa ng Panginoon? Kasi nakita ng Panginoon ang babae nagsisisi ng husto at ibig ng magbagong buhay. Kaya pinatawad kaagad siya ng Panginoon at pinauwi. Ang mabuting balita, ganyan din tayo. Kung tayo ay nagkasala, kahit napakalaki ang ating ginawang kasalanan at karumaldumaw, basta't nagsisisi tayo ng husto at ibig natin magbagong buhay, patatawarin kaagad tayo ng ating Panginoon. Yan ang mabuting balita. Basta't magsisi tayo sa mga ginawa nating kasalanan at ibig natin magbagong buhay, papatawarin tayo ng Panginoon. Kakalimutan niya ang lahat. Kaya tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang palapit na ang mga mahal na araw, dumudulog kami sa iyo, Ama, na panatilihin mo ang iyong pagkahabag sa amin upang tuluyan kaming makasapit sa pagbabagong buhay na aming kinahangad at maging marapat na tumanggap ng grasya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi
pagsisinungaling at pag-uusig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ng may lakas ng loob at hustisya para sa mga mahihirap, moralidad at pagtatanggol sa dignidad ng buhay ng bawat mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akayin nawa ng mga tatayong saksi at mga katikista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahal na pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan nagahari ang awa, pagkahabag at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo nawa, Panginoon, sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao upang ang karangalan nila'y maging ganap, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ng iyong salita, nailigtas ang babaeng nagkasala. Sa pamamagitan din ng iyong salita na si Jesus, iligtas mo kami sa kamatayan at tulutan mo kami ng bagong buhay na siyang pinagtagumpayan niya sa krus. Siyang nabubukay at nagkakari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming andog, ang tinapay at alak na ito, ang loob ng iyong bayan, sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong nais, di masukat ang galak mo at ang aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay dumadalangin na ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dadisay, bakundangan sa ipinagdiriwang na pag-aakin na ito.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo na kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataon na aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga buong, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog.
para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay ng may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mabalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Masdan mo, O Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob ko sa'yo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa'yo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ng patawad mo? Kay tagal kong nalayo sa'yo at kay daming mga taong sinaktan ko at ang siyang inisip ko ay kaginhawaan ko, pininit sa kapwa puso ko. Ang diwa ko'y naninimdim kumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo upang matugunan tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim kumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Paalaala, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa collection ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po.
mga karagdagang paalaala sa mga hindi pa nakakapagpabakuna laban sa COVID-19. Meron po tayong bakunahan na nagaganap sa Plaza Miranda sa harapan ng simbahan ngayong April 3, 2022. Simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos! Nazareno, ninuwalhati ka namin.